Hello, 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 hello everyone, and welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, so kumusta guys? So, sobrang tagal kong nawala sa pagbablog kasi ang daming kanap and sobrang naging busy tayo. So yun nga, today is February 15 and kakatapos lang po ng Valentine's Day. Ayan. So simple lang naman yung naging celebration namin ng aking pamilya. Sama-sama kami and kumain kami dito sa bahay. Ayun. So hindi muna kami nagagala kasi kailangan namin mag-save kasi meron tayong pinag-iipon. Ayun. So, kumusta kayong lahat? Kumusta po kayong lahat? And I hope you're okay, guys. So, yun, bago natin simulan yung ating video, please huwag nyo pong kalimutan i-like and share and subscribe itong ating YouTube channel. And so, ayun, for today's video, kanina maaga ako nagising kasi maaga nga yung pasok ng aking anak dahil nag-i-school siya and nandoon ako sa shop kanina and I forgot na may in-order akong parcel and sadly imbis doon ko siya sa shop ma-address, dito ko siya na-address sa bahay. So ayun, kinailangan kong umuwi dito sa bahay para lang i-receive yung ating parcel. So dumating na siya. Ayan. So ito pala guys ay electric kettle or initan ng tubig. So nabasa ko naman yung mga reviews niya bago ko siya binili or in order online. And maganda yung mga feedback niya. So hopefully itong parcel na dineliver sa atin is okay at walang aberya kasi nakakasad. So anyway, ang worth nito ay ayan guys. So tatakpan ko lang. Ayan yung presyo niya. Ayan, nakikita niyo ba? So it's 436.64 pesos. So sabi natin 437 pesos or almost 500 pesos siya guys. Pero napakaganda kasi ng reviews niya and kailangan ko kasi talaga siya dito sa bahay. Kung makikita nyo, medyo magulo yung aking bahay ngayon malayo dun sa mga last video natin na malinis, maayos. So tinanggal ko na yung mga lumang sofa ko dito kasi nasira na siya nung nagbaha. So, lumundo na siya yun. So, nilabas ko na lang siya dyan. Yan. So, ayan, may mga kalat-kalat tayo. So, iligpit lang natin ito. Tapos, meron pala tayo ditong tawag dito yung mga lumang damit to na gagawin ng basahan. And dadalhin ko to doon sa shop. Kasi, imbis bibili kami ng mga basahan, magkano na yung mga basahan ngayon, yung mga tinahi ng mga bilog-bilog is para lang ko 2 or 3 pesos yata ang isa noon. So para makatipid tayo sa itong mga lumang damit na sira-sira na rin naman, ginupit-gupit ko siya para maging basahan doon sa ating motor shop. Ayan. So ito na lang yung naiwan sa akin ditong sofa. So papalitan ko na rin to guys. Di ko alam kung nabigyan ko to ng review tong upuan nito pero ano na rin to sa akin siguro 2 years. So ito yung naging issue niya tsaka bumigay yung dito. So siguro ngayon ko siya bibigyan ng reviews. Dun sa mga gustong kumuha ng gantong type na upuan, okay naman siya. Kaya lang kasi ito nga ang problema niya. Hindi siya matibay kasi wood frame yung kinakabitan niya dito sa ilalim. So mabilis mabiyak ba? Ayan. So kunin ko lang itong gamit ng aking anak. Ayan. So itabi ko lang yan kasi gagamitin pa yan ni Mister. Ayan. So andito itong yung aking mga gamit. So kung meron ditong kutsilyo, ayan. Ginamit kasi namin ito ni asawa kagabi. Dahil ito. Gawa lang nasira na itong aking cabinet. Ayan, mapansin nyo. Ayan o, bumigay na yan guys. Diba? So, pinakabitan ko sa kanya dito ng kurtina. So, itong tubo na to, ito yung sa map, tinutulan namin. So, ayan, nagamit pa siya, na-recycle pa natin siya. Tapos, hindi dito, diba, ito yung bagong ref na, in-order ko. Ay, hindi pala. Ito yung bagong ref na kinuha namin doon sa SM. True
home credit, guys. Doon sa mga gustong kumuha pala ng mga appliance and hindi nyo afford mag-cash or sabi na natin mag-on the spot payment, pwede kayo guys gumamit ng home credit. So ang kailangan nyo lang ay valid IDs, permanent address nyo, and actually hindi naman mahigpit si home credit, guys, kasi nung nag-apply kami sobrang saglit lang, as in na-approve din naman kami agad yon. So kinuha namin to through home credit and then nag-down lang kami ng I think mga 7 or 8,000 mga ganon. Tapos ang monthly namin dito ay nasa 15 or 16, mga 15, 16. So yan, I think hindi ko to na ano sa inyo eh, hindi ko to na review itong ref na to. So ngayon titingnan natin siya para all in one na ba, kasi ang dami ko rin naman na miss na vlog pa update sa inyo. So ngayon iisa-isay na natin kasi wala rin naman tayong magagawa sa content natin today. So lahat ng mga bago or nangyari itong mga nakaraan ko ng mga nadagdag dito, So siguro ngayon ang gawin natin, kasi matagal din tayong hindi nagkita-kita, guys. So siguro i-update ko na kayo kung ano yung mga na-purchase kong bago sa ating ano, mga buhay-buhay, ating mga napundar. Ayan. So ito yung brand niya, guys. Samsung. Alam ko inverter to eh. Oh, inverter. So ito yung taas niya. Pagpasensyahan nyo lang, wala siyang ganong laman kasi hindi pa kami ganong nag-i-stock. So meron siya. Ito yung bibili namin ito gabi na. Ayan. Gempo. So pag bigla ang kain, yan, meron siya. So meron siya dito. Ice maker. Yan. So pag may ice na dyan, dito nyo igaganin nyo lang yan. O. I-flip nyo lang yan. Para makilig yung yelo. Ayan. Tapos dito meron siyang double ano nalagayan. Tapos dito sa baba, andito naman yung ating, meron siya dito yung tinatawag na optimal fresh zone. So yung mga lulutuin nyo kinabukal, let's say dito gabi, naka-frozen pa yung ano, yung tawag dito, or sobrang yelong-yelo yung mga lulutuin nyo, gabi pa lang pwede nyo na siyang ibaba dito. Kasi dito dahan-dahan niyang itutuyo yung pagkain. Pero at the same time, hindi siya masisira. Ayan. So meron siya ditong lagayan. Ayan, so natatanggal-tanggal to, guys. Meron din dito. And ito naman yung lagayan ng ating mga condiments. So hindi ko napakita yan sa inyo kasi medyo magulo. Ayan. So meron din siya ditong lagayan. May pa-wine pa. Ayan, ito yung pinaka-favorite kong wine, guys. Maria Clara. Sobrang sarap nito. And itlog. Itlog na ilang piraso na lang. And then yung mga gamot. So sino makarelate dyan, guys? Sino makarelate dyan? Parehas ganito. Yung pinakababang side ng ref, ginagawang lagayan ng mga yung mga gamot-gamot. Siyempre, pag may anak ka, talaga hindi ito nawawala. Hindi pwedeng wala kang ganito. Kasi importante ito. Lalo na pag mga alanganing oras na merong may nararamdaman sa pamilya, dapat may ganito ka talaga. Yeah. So, ito siya. Ito pala, guys, na sinasabi ko, digital inverter. So, pag sinasabi natin inverter, guys, no frost type. Ibig sabihin, kahit gano'ng katagal siya, wala kayong makikita namumuong yelo dyan na makapal. Just like before, dun sa dati kong ref, yung, ano nga ba yung ref ko dati? Kalimutan ko na. Basta yung dati kong ref kasi, halos, ano mo yun, Antarctica na yung tsura ng aking, ano, freezer sa sobrang kapal ng yelo and sobrang hassle mag-defrost. So itong ref na to, guys, hindi mo siya kailangan i-defrost. Okay, hindi mo siya kailangan i-defrost kasi walang namumuong yelo sa kanya. Ayan. Tapos, ayan, so balik tayo dito sa ating sala. So kunin natin ito. So ito yung aking storage, guys. So medyo magulo yan, wala pa akong time mag-ayos niyan. So ilagay lang muna natin ito dyan. Tapos, ito yung ating bag. Sensya na, guys, ha? Makalat kasi wala pa talagang time mag-ayos-ayos at maglinis-linis ng mga gamit-gamit sa ating paligid. Ayan, so ito yung mga in-order ko. Ayan, so isa na lang yung remaining. Tapos, dito, meron ako dito yung in-order ko. Ito.
in-order na ganitong lamesa. Ito. So, nakita nyo ba yan? May in-order akong ganyan lamesa. Actually, ito yung ganyan din ang hitsura niya. Pero ito kasi is, itong table na to is para to dito sa ating TV. So, hindi ko siya pwedeng gamitin doon sa kusina. So, ito yung ilalim niya, guys. May support siya. So, sobrang tibay niya. So, kahit gano'ng kabigat yung ilalagay niyong gamit, is steady siya and kaya niya mag-hold ng matagal. Ayan. So, ito yung ating ano, chargers. Takalan muna natin yan. Ayan. So, yung table na yun na pinakita ko sa inyo, dito ko yun, guys, ilalagay. Diyan. So, ito nga nasira na nga yung ano, yung pintura ng ating pader kasi itong lutuan ko dati dito yan nakalagay and hindi ko naprotektahan tong wall. Yan. So dito natin yan ilalagay tsaka yung mga in-order natin. Yan. So balik na tayo dito. Anyway guys, ito pala. Di ba yung pinakita ko sa inyo kanina mga damit-damit na to. Ano to? Ay, nahalungkat ko to. Dahil meron itong kwento. So, yun nga. But before ko i-unbox yung yung parcel na dumating sa akin. So, may pa-trivia tayo. Ayan. Bago tong araw na to, bago ko mag-design magbalik sa pagbablog, may nangyari. May nangyaring hindi inaasahan. Ayun. So, last 2 days, if I'm correct, yung mga last 2 days, no, last 2 nights pala, nakakasad kasi yung isa naming kaibigan, o tropa, or ganun, basta para sa amin, isa siya sa mga malalapit namin kaibigan. Hindi pa namin siya ganun katagal, ano, nakakasama, or ano, pero para sa amin, parang antagal-tagal na namin siyang, ano ba, kaibigan, ayan. Isa siya sa mga customer namin sa shop. Nakakasad kasi isa siya sa mga nasunugan dito sa amin sa may ano sa may manggahan dito sa Bocor, Cavite. And nakakadurog ng puso kasi lahat na abo, wala silang naisalba kundi yung mga suot lang nilang damit. So nung nakita namin sila doon kasi accidentally pagdating namin doon sa area is bibili lang dapat kami ng bigas. And sakto paglingon ko, nakita ko yung asawa nung client namin kasi ka-close na rin naman namin. And yun nga, nakakasad na balita is nasurugan sila and wala silang nasalba. So ayun, umuwi kami ng bahay ng asawa ko, nag-isip kami, nag-abot kami, hanap kami ng pwede namin itulong sa kanila. And isa dun sa mga nakita namin is yung mga luma naming gamit na yung iba dyan, isa or dalawang beses lang nagamit ang anak namin and then tago na kasi mga bata ngayon, ang bilis lumaki, ang bilis pagliitan yung mga gamit. So, naisipan ko i-donate yun kasi since may anak siyang babae, may anak siyang lalaki, so mga pwede pa nilang pakinabangan is tindry kong i-recover dyan. So, yung asawa ko, yung mga damit niya rin na hindi na ginagamit is ano din, nagbigay din siya. So, nagbigay din kami ng konting halaga. Ah, hindi kalakihan. Pero yung kahit papano, kahit isang araw is makabawas-bawas sa alalahanin niya. Ayun. So, ngayon guys, payo ko sa inyo, lalo na ngayon, February, March, April, May, is usong-uso yung mga sunog. So, be careful tayo sana sa mga gamit natin, sa mga appliance. And please lang, kung kayo'y aalis ng bahay hanggat kaya nyong tanggalin sa saksakan or i-unplug lahat ng mga dapat i-unplug gawin nyo. Kasi manakawan, masunugan is parehong masama and hindi good na mapagdaanan, literal. Kasi sobrang, ano ba tawag dito, sobrang nakakadurog. Kumbaga di mo papangarapin malagay sa ganong sitwasyon. And ayun nga. Actually, kahit ako dito sa mga ginagawa kong vlog video, yung mga DIY, hindi ko to basta ginagawa. And syempre, meron ako ditong ano, hinahaluan ko to ng kunting pag-iingat, precaution, kasi hindi rin natin alam yung mga binibili natin gamit is good, okay? Di kuryente man yan or hindi. Importante na pag mga ganitong panahon is mag-iingat tayo. Tsaka yung mga bata, wag na wag nyong iiwan na ano, walang kasama or walang nagbabantay kasi mahirap mawala ng mahal sa buhay. Okay. So, yung mga gamit, bagay, pera, nare-recover yan eh. Pero yung mahal natin sa buhay, pag sila mawala, wala na. Ayun. So,
yun lang. Sana nga kung ma-monetize man ako sa panahon itong ginagawa kong itong video-video na to, hindi ko nga alam kung may manunood. Siguro ito isa sa mga mission ko dito sa pagbablog. Kung sa panahon pala rin din ako na ma-monetize ako is yung makatulong. Makatulong dun sa mga nangangailangan, sa mga dapat tulungan talaga. At hindi lang yung basta nangangailangan, yung mga karapat dapat tulungan talaga. Yun sila yung mga taong sobrang walang-wala. So yun yung mission ko dito, guys. Kung kumita na itong ating vlog na to, hindi na to para sa akin, kundi para na to dun sa mga taong nakikita ko na, alam mo yun, yung may humihingi sa'yo ng tulong tapos wala kang maiabot kasi isa ka pa rin dun sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Ayun. So nakakapandurog ng puso yung pakiramdam na gusto mo tumulong pero wala kang may tulong, diba? Ayan. So ayan, samahan niyo ako dito sa labas. Try ko lang silipin yung mga halaman ko. Kung okay pa ba? Ayan. So meron ako ditong pinya. Ayan. So I think 4 years na yata yan or since pandemic yan na yan. And then ito yung aking mga pandan. Ito yung aking pontan. Oo. Buto to ng pontan. Tapos ito, guys. Hindi ko talaga in-expect na tutubo to. Ito po ay ano, raspberry. Ayan, raspberry po to. So, alam ko sa mga malalamig lang itong lugar tumutubo. Pero, happy me, napatubo ko siya. So, ang ginagawa ko sa kanyang alaga is, ninidiligan ko lang siya ng saktong tubig. Saktong dilig lang sa kanya. And then, ito is, hindi ko alam kung anong puno to. So, nilagyan ko na lang siya ng... So, ito guys, hindi ko alam kung anong puno to. So, nilagyan ko na lang yan ng dekorasyon dyan para gumanda na lang. And then, ito yung aking mga pa-flower. Ayan. So, meron na siyang mga tumutubo. Ayan. So, balik tayo dito, guys. Kasi hindi ko kaya yung init. So, yun yung aking, ano, yun yung aking guava or bayabas, pandan, and ayun yung ating calamansi. Yeah. So, yung ref na minimension ko pala sa inyo kanina, ito yung dati kong ref. Ayan. So, nilabas ko na siya dito kasi sobrang okay pa naman sana siya. Kaya lang ang nangyari is pinamahaya na ng langgam. Tsaka, wala na oh. Ayan oh, speaking of, ayan yung mga langgam. Diba? So, naging bahay na siya ng langgam. Tapos, dito sa likod is, ayan oh. Ano to? Sobrang wala na talaga. Kumbaga, anytime pwede na talaga siyang bumigay, pumuto. So, ayoko naman mangyari kasi anak ko lang naiwan dito sa bahay. Ayoko may mangyari na wala kami dito is bigla tong bumigay. So, ito guys, yung compressor niya, goods pa to. So, tinabi muna namin to kasi tatry namin tong dalhin doon sa repair shop ng mga electronic and try namin kung pwede namin to may benta sa kanya kasi pwede pa to pakinabangan. Okay pa to. So, ito yung aking, ano, kalagayan ng aking likuran dito. Kung sasabihin nyo sa akin, guys, linisin ko yan, ako. Hindi ko to gagalawin na mag-isa ako kasi nakakatakot. Last time kasi is may nahuli kaming ahas dyan. Hindi ko alam kung galing siya doon sa kaharap namin na sagingan. So, yun nga, guys. May nakuha kami dyan ahas dito. Galing siya dyan. Pumunta siya doon. And meron dyan Mama Mary sa gilid. Doon siya sumuot. So, hindi namin alam kung galing siya doon sa kabila or accidentally lang talaga nakapasok. So, kung sasabihin niyo sa akin na rinisin ko yan, hindi ko talaga gagalawin yan na mag-isa lang ako. Or might as well magpapatulong ako kasi yung likod niyan, likod namin kabilang side niyan is bakanting lote and napakaraming matataas na damo. So, ayoko siyang galawin, guys. Ayun, may daga pa nga dumaan. Yan, so hindi ko alam. Basta sabi nila, pag may daga, may ahas. So, ayokong galawin yan ngayon nang ako lang. So, siguro magpapatulong ako sa asawa ko. Ayusin namin yan. So, ngayon, hindi ko muna talaga yan galawin ngayon. Hayaan ko muna yan na ganyan. Siguro, some other time, pag may, ano na kami, day off. Or before umalis yung asawa ko, ayusin namin yan. So, ito yung panahon natin dito, guys. Sobrang init.
Actually, mula nung January or December, wala pang ulan-ulan gaano dito. So, ganito lang siya. Malinsangan yung panahon. Tapos, ayun. Puno yan, guys, ng ano, ng avocado. So, namumulaklak. Namumulaklak na yung panahon na natagbunga niya. Ayan. So, yun yung saging ng kapitbahay namin. Sobrang lalaki na ng bunga. Hindi pa rin nila kinukuha. Ayan. Yung aking bayabas. Ayan, guys. So, tara, balik na tayo sa loob. So, this is it, transit. So, bubuksan na natin itong ating parcel, which is itong aking electric kettle. Bibigyan natin ito ng reviews. So, for the meantime, buksan natin ito. Kumuha tayo ng pambukas. So, maghanap tayo ng gunting. Alam ko, meron ako ditong gunting. So, okay, ito. So, ayan. Subuksan na natin ito ating parcel. Ayan. So, check muna natin kung nakalock siya lahat. Di ba siya nabuksan o na-damage. Ayan. Subuksan na natin. Teka. Mabaan ko lang itong ating ano kasi medyo mahirap. Ganda sa kanya kasi may nakalagay siyang fragile ba to? Ibig sabihin ay kailangan itong ingatan dahil meron pwedeng magkasagin or pwedeng madamage. Ayan siya guys. So, ang hirap kasi magbukas. Gawa ng isang kamay ko gunting and then isang camera. Itong isang kamay ko ay camera ang hawak. So medyo hassle magbukas. So, lagay ko muna kayo dito. Ayan. Baba-baba lang. Okay. So, nakikita nyo ba siya, guys? Isa natin siya. Importante pala guys na kapag nag-unbox kayo ng mga ganitong gamit is kunan nyo ng video kasi kung may damage is pwede nyo siyang ibalik doon sa seller. Pwede nyo ma-refund yung mga ano kaperahan. Ayan. So ako lagi kong pinukunan ng video so lalo pag ganito na ano gamit. Subuksan natin siya. So ayan. So nakalagay dito is electric kettle model. Voltage niya is 220 volts. Ayan. Tapos, rated power 2,200 watts. And capacity niya ay 2 liters. So, malaki-laki ito. Ayan. So, tingnan na natin guys yung laman. Bibigyan natin ito ng magandang review kung anong itsura nito sa loob. Kung ano ba siya, budget friendly, maganda ba siyang gamitin, diba? Ayan, so nabuksan ko guys. Okay, so meron siyang cover. Okay, so nakikita nyo na ba? So meron din siya guys, manual. So ang pangalan niya ay May Mitay, ewan ko, Mamatay. Hindi ko talaga guys alam yung pangalan, so basahin nyo na lang. So ayan yung pangalan nyo guys. Oh, so carry na lang. Kayo na lang bahalang magbasa nyo. So hindi ko talaga alam kung brand nyo. So, ayan. So meron siyang patukan niya. Okay. Plastic siya, pero mukha naman maganda. So, ito yung saksakan niya. So, kung ano, ganito yung ordering yung electric kettle, I advise you guys, gagamit kayo ng adapter. So, bibili kayo ng adapter or for my existing adapter kayo, pupwede rin yun. Okay. So, meron tayo ito. And, ito na siya.
check, guys. Yan. So, tama naman yung in-order natin. Saktong-sakto yung dumating. So, buksan na natin siya. Wow! Look at, guys. Ang ganda. So, meron siya ditong, ano, ayan, kikita niyo ba? Meron siya ditong sukatan kung gaano karami yung tubig na ilalagay niyo. Ayan. So, tara, subukan natin siya kung gumagana ba siya. Sana gumana. Kasi, for now, ha, sa unboxing natin, appearance, pack 100%. Sobrang ganda niya, guys. Sobrang love it, diba? So, may plastic pala to dito, guys. Ayan, sa taas. Tanggalin natin. Kasi, mamaya, may sama to dun sa, ano, sa ating iniinit. Ayan. So, ang ilalim niya, is ganito, which is very common sa mga electric heater. So, ngayon, isusubukan na natin siya. So, ayun. Dito ko na siya iti-test. So, ito na yung saksakan niya. So, tingin tayo dito sa kabila. So, ayun, meron ako ditong adaptor. Tanggalin ko muna siya. At ito muna ang aking ikakapit. Yan. Tapos, kunin natin itong ating kitel. And, subukan natin siyang lagyan ng tubig. Teka, ayaw mo bukas. Ayan. So, on lang natin yung inaw. Subukan natin siyang lagyan. Siguro mga ano, mga 1 liter. Try natin siya sa 1 liter. Oops. Okay. So, punasan lang natin siya ng bahagya kasi nabasa siya gawa ng hindi ko malalaya ng hawak dahil hawak ko yung isang camera. Ayan. So, paano ba ito? Meron siya dito eh. Ano kaya ito? Di ko alam para saan ito eh. Okay, siguro ganyan lang talaga siguro siya. Okay. Tapos tatry na natin siya dito. Okay, so swap. Sarado lang natin. Kasi alam ko umiilaw ko eh. So try lang natin na. Oh my god! So may pailaw nga siya. Ayan guys, so nakikita nyo ba? So umiilaw siya. So nag-work. Diba? Nakikita nyo ba? Ayan oh. So may ilaw siya guys. So ayan, so gumagana siya. Nakikita nyo ba? Nagkakaroon siya ng parang wave sa loob. So, kumukulo siya guys. Ayan. So, tama yung ating na-purchase. So, hindi tayo na-scam. Legit yung ating order. And, for the quality guys, sobrang okay. So, highly recommended ko yung product guys. So, dun sa mga gustong umorder, ilalagay ko yung description box ang kaninong seller ko to na order para hindi po kayo mabudol. Ayan, so nakikita nyo guys, oh, kumukulo siya. Ayan. So, bubunutin ko na siya. Ayan. So, binunot ko na siya. Yun na muna yung ating pa-review. And itong ating mga kalat. Iligpit na natin to. Ayan. So, tomorrow is darating na yung in-order kong ano, patungan niya na ganito. So, doon ko siya ipapatong. Doon ko siya ilalagay. So, bibigyan ko rin yun ng ano, review kapag dumating na yun. Kasi, para ano din, doon sa mga gustong mag-DIY and gusto ng ano ba, yung space-saving this as space-saving mga na gamit, eh, sana makatulong itong ating video. And ito guys, itatago lang natin to kasi kung magka-problema yung ating
gamit is meron tayong pagbabasihan ng ano, ng diagram kung paano mag-ayos ng ganyang gamit. Ayan. So, ayan. So, kakatapos ko lang mag-review sa inyo guys ng ating ano, na-order sa online. So, ngayon is iligpit natin itong ating mga kagamitan. Ayan. So, nandito yan. Okay, so ito pala guys yung tinatake ko ngayon, oh. Kasi sobrang busy ko, hindi ko na kayo na-update eh. Nagtitake ako nito guys, sobrang ganda nito. Para ka lang umiinom talaga ng juice. So, ang dami niyang benefits sa katawan. So, yung bloated stomach mo is, ano niya talaga, aalisin niya. Ayan, so, ayan yung mga kayong mga pinagkakaabalaan ako days. So, ayan. Ngayon, nag-antay-antay lang ako dito ng oras. Papalipas lang ako ng saglit. Magpapahinga muna ako kasi maya-maya kunti is kailangan ko nang bumalik sa shop dahil kailangan kong tulungan yung aking asawa doon sa aming business. Dahil kung may mga piyasa kailangan takbuhin, at least is nandodoon ako. Ayan, so napaka-init ng ating ano ngayon, napaka-init ng ating panahon. So, wala na yung parang cold season natin. Yung parang malamig-lamig na pakiramdam or hangin. Wala na yun. So, sobrang init na ng panahon ngayon, guys. May gagawin pa sana ako dito, eh. So, meron sana akong gagawin ngayon dito sa labas. Which is, kailangan ko sana magdigpit. Ayun, nakikita nyo yun, guys. Kailangan ko sana magdigpit-digpit dyan. Kaya lang, hindi ko talaga maasikaso. Ayan guys, na-tour ko na kayo doon sa labas. Bigyan ko kayo ng update doon sa labas. So ngayon naman, first time ko kayong isasama doon sa taas. So sige, pagpasensyaan nyo na yung makikita nyo. Medyo makalat pa talaga kasi hindi ko pa talaga kaya magdinis-dinis ngayon. Ayan, so ayan, ito yung mga luma namin sapatos. Yung sapatos ng aking anak. Ayan. So ngayon, aakyat tayo dito sa taas kasi ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa aking second floor. Ayan. Ayan. So, ito yung kabilang to. Ito, dito kami natutulog. So, ito yung aming kwarto. So, wala pa akong ano, bed frame guys. Kaya hindi ko muna i-expose yan. So, ito yung second room. Ito supposed to be yung kwarto ng aking anak. Pero ayaw niya kasi dito matulog mag-isa. So, ginawa ko na siyang storage room. So, ito yung mga ano ko. Mga Christmas ornaments. Ginamit natin pag ng Pasko. Ayan. So, ito yung Christmas tree. Dito ko yan tinago muna kasi wala akong paglagyan. Maliit na aking asawa. Mga lumang kumot. Ito, mga lumang laruan ng aking anak. So, wala pa akong paglagyan ito. So, lahat yan. Sama-sama lang yan dyan. Ayan, so ang sarap balikan. Ayoko siyang ipamigay guys kasi sobrang ano to eh. Ito yung naiiwang memory sa akin ng ano ba, kabataan ng aking anak. Ayan, so yung mga laruan niya, mga files namin sa business. So hindi ko pa talaga siya guys maayos. Tapos ito guys yung sinasabi ko sa inyong likod bahay namin. Oh. Ayan, so bibigyan ko kayo ng konting scoop dito sa likod ng bahay. So, yan guys, yung sinasabi ko sa inyong bakanting lote. So, maganda lang siya ngayon kasi ano pala siya, tinabas na nung may-ari. Ayan, wala na yung mga matataas na damo. So, okay. Ayan, so walang nakatira dyan guys. Sobrang, ano yan, bakante talaga. May pumupunta dyan pero para maglinis-linis lang. Ayan. So, yan yung ating ano, palikod. So, sobrang ganda niya guys. So, masarap sana tulugan tong kwarto na to. Kaya lang ang problema ko is wala siyang ano, switch. Ayan siya. So pagsisintay namin siya, pagdidikit lang namin tong wire. So sobrang delikado niya. Kaya hindi namin dito pinapapasak yung anak namin. Ayan. So ito yung ating likod bahay. So nandiyan dyan sa gilid dyan, nandiyan dyan yung ating ano, imbakan na ayokong galawin niya. So ayan yung ating likuran. Tapos, dito naman sa kabila, nandiyan na yung kalsada.
Yan. So ano kami dito guys, mga siguro 6 years, 7 years, mga gano'n na kami dito katagal na naninirahan. And nakakalungkot nga lang kasi baka this year, hindi ko pa alam, baka lumipat na rin kami ng bahay kasi hindi na siya safe. Like last time nung bagyong Paeng, is first time kong naranasan na bumaha dito and nakapasok na siya sa bahay. Imagine guys, ang taas na ng ano niya, floor level niya mula sa main road papasok sa gate namin is hanggang tuhod pa yung distance ng ano, ng floor level ng bahay. So nakapasok yung baha dito, binaha kami. I think may video pa ako nun sa Facebook before guys. So itatry kong i-catch up yun para makita niyo yung naging ano, gaano kataas yung baha dito. So hindi siya safe. Hindi na siya safe para sa. So ako siguro ang hahanapin ko is yung magkaroon kami ng kahit apartment na ano ba, may sariling parking. Kasi isa yun sa naging reason or problema namin dito bukod sa baha is yung parking ng sasakyan. Kasi doon talaga kami nagpa-park sa ano, harap bahay doon sa labasan. Kasi meron talagang parking area doon na binigay sa amin yung namaya pang may-ari nitong apartment na to. And sumakabilang buhay na nga po siya. And sadly, iniwan niya ho ang pangangalaga ng apartment unit na to sa mga, hindi ko alam kung kamag-anak, kaibigan, or kung sino man sila. Hindi ko alam. And suddenly, bigla na lang kami pinaalis doon sa parking without prior notice, or parang biglaan ba, biglang boom, sila na yung may karapatan dyan. So hindi na kami nakipag-away kasi ayaw na nga namin ng gulo, diba? So iwas na tayo sa mga ano, gulo. Ay, hindi tayo patula sa mga ganyan tao. So yun, nilipat muna namin sa Las Piñas yung parking ng sasakyan. So ngayon, ang plano namin is maghanap na lang talaga ng bahay na may sariling parking. So hindi na kami mag-worry anytime na gusto namin ilabas yung aming ano, ilabas yung aming sasakyan is pwede namin ilabas. Ayan, so bababa na tayo dito guys. Hindi ko muna pwede ipakita sa inyo yung ano, tinutulugan namin kasi magulo pa talaga. Ayan. So it's ano na pala guys, 1 PM in the afternoon, and kanina nagsaing ako, tapos ito yung ulam paggabi, adobo, so may natira pa. Ayan, so sobrang sarap yan guys, yung ano siya ba, adobo na ano ba, na ginisa yung may suka. Kasi hindi ko alam ha, iba-iba kasi tayo ng style ng pagluluto ng adobo. Mayroon akong kakilalang kaibigan, ang adobo niya is adobo sa laga, or yung ano ba, manok, hindi niya na ginigisa. Kumbaga nilalaga na yan, nilalagyan niya na ng mga recalos, ayun na. Ako talaga, ugali ko talaga igisa kasi andun yung lasa, andun yung sarap kasi ng adobo pag ginigisa. Ayan, so magpapahinga na lang muna ako guys, and I think hanggang dito na lang muna yung ating pa-comeback video. Pa-comeback update. So, marami pa ako i-review guys. Marami pa tayong parating na mga parcel, mga palibago, mga DIY tips na makakatulong sa inyo guys. Ayan. So, abangan nyo po guys. For the meantime, hanggang dito na muna ang aking vlog. So, huwag nyo pong kalimutan i-like and share and subscribe again ang ating YouTube channel. Sana po ay may natutunan kayo, or sana may nanood sa inyo. Ayan, di ko po alam. So, maraming salamat po. Ayun sa aking 100 subscriber. Again, maraming salamat. Kasi, andyan dyan pa rin kayo. Ayan. So, ano po ulit? Hanggang sa susunod po ulit. And paalam!